Shout out kay Katsakino Dukusin, Juan Solege, Jervin Cris at sa iba pa nating taga-subaybay. At ang balita natin ngayon, mukhang pwedeng pumirma na ng kontrata sa Barangay Ginebra itong 6-8 free agent na si Joseph Taha. Kinumpirma na kasi ng Index Road Warriors na binitawan na nila ang kanilang backup big man. Mukhang hindi raw nagkasundo sa terms of contract at yan ang dahilan kung ba't unrestricted free agent na ang 6-8 na si Joseph Taha. Itong si Taha ay matagal na dito sa PBA naglaro. Actually, noong early years niya sa PBA, sa Ginebra, naglaro na yan. Pati na dito sa Magnolia, TNT, Northport at iba pang mga teams. Kahit na palipat-lipat ng koponan nito si Taha, palagi naman siya nakakakuha ng trabaho dito sa PBA dahil napatunayan niya na siya ay isang mahusay na big man. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit ito ay palagi nakakahanap ng teams. At ngayon mukhang interesado daw itong Barangay Ginebra na makuha ang serbisyo nitong si Joseph Taha. Kung sakasakaling maisama nila dito sa kanilang lineup yan, mabibigyan ng additional ceiling itong Barangay Ginebra at mayroong mahusay na magagamit na backup center ang Gene King. So, kung sakasakali, alam natin na magaling itong si Taha pagdating sa rebounding, lalo na sa offensive rebounds at yan ang hinahanap ni Coach Tim Cone. Siyempre, kahit limited minutes namang ibigay dito kay Taha, okay lang dahil yan naman talaga ang role niya para makapagpahinga ng ilang minuto yung mga main starters ng Barangay Ginebra. Dahil unrestricted free agent itong si Joseph Taha, pwedeng-pwede yan na magkaroon ng one conference contract dito sa Gene Kings. Pero eventually, alam natin na kapag gumanda performance yan, pwede yung bigyan ng mas mahabang kontrata nitong Barangay Ginebra. Kaya sa tingin ko, magiging okay ang laro nitong si Taha dito sa Gene Kings. Lalo na ngayon, marami silang injuries at kinakailangan nila siyempre yung mga centers na pwedeng tumulong dito kay Isaac Go. Ang Meralco Bulls ngayon ay titignan kung pwede silang magdagdag ng mga players para sa kanilang lineup. Dahil sa ngayon, ang kinukonsidera daw ng Meralco ay kung paano nila masisiguro na sa mga darating na laban ay hindi na sila masyadong magre-rely lamang sa isang player. Parang naisip to bigla ng Meralco dahil dito sa naging injury kay Chris Newsom. Alam natin ngayon na ito si Newsom magre-recover pa at sinabi niya na baka sa next few games ng Meralco makapaglaro na siya. So baka 1 or 2 games lamang ang ma-miss ni Newsom. Pero nakita na ng Meralco na kinakailangan nila na magkaroon ng additional na scoring options bukod dito. So titignan sila dito sa free agency pati na rin dito sa mga ibang PBA teams kung pwede silang kumuha ng trade. Sa ngayon yan daw titignan nila. For example, baka si Richie Rivero susubukang kunin nitong Meralco Bolts para makadagdag sila ng scoring para sa kanilang lineup. Sa ngayon kasi gusto ng Meralco Bolts na masigurado na kapag meron naka-injury doon sa players nila ay meron pa silang pwedeng asahang iba pa. Alam natin na si Rivero isa yung mahusay na scorer. Pinakita niya yan dito sa laban ng Phoenix kontra San Miguel. Kaya sa tingin ko, yan ang magiging magandang option para dito sa Phoenix. Sa ngayon kasi marami injuries na pinagdadaanan ng Meralco, si Raymond Almasan at itong si Alain Marixi ay hindi pa makapaglaro. Kaya sa tingin ko, mukhang kinakailangan talaga nadagdagan ito ng Meralco Bolts. Sa ngayon, ang magandang balita dyan, hindi naman daw serious yung injury ni Newsom. Kaya ito'y makakabalik agad. Pero ang Meralco siyempre nagpaplano na yan in advance at gusto nilang siguraduhin na kapag sila ay nagkaroon na ng tsansa na maglaro ulit, gusto nila na mas malakas pa yung kanilang lineup. Lalo na ngayon at alam nila bilang isa doon sa mga top contenders, yung mga ibang teams, extra preparation ang ginagawa pagkaharap nila ang Meralco dahil siyempre sila nga ang Philippine Cup champion. So abangan natin ang gagawin ng Bolts ngayon.